Padespedida kay Teacher Annalyn. Padespedida ni Madam Beng at saka ni Madam Nest. Ayan. Ayan. Let us put the... Hawakan mo. Sige, hawakan mo. Para maganda. Baka matapon ng Madam. Alas, ibaba mo na yung kape mo. Hawakan mo talaga. Baka, oh, ayan. Kita mo. Maganda siya. And we put the chocolate. Wait. The leg. Wow. Nakabidya? Mm-mm. Fresh banana. Okay, sige. Let us eat. Pag-pray mo na, Ate Nes. Yan po yung mga ubas ng pagkakain. Lagi may picture taking. Hindi po yan mawawala. Ito na po yung aming kasiyahan. Yes, Lord. Ayan. Ganda, no? Banana. Ang sarap niya. Oo. Mas masarap siya kaysa dun sa matcha flavor. Meron din siya isang matcha flavor. Pero mas masarap yan. Yan. Ang banana cake. With chocolates. Yan. Await niyo din po yung kanilang YouTube channel. Japslin channel or Japslin vlogs. At doon niyo po makikita yung kanilang mga paninda, yung kanilang mga niluluto. At alam ko po, doon sa mga taga Batangas na ating mga followers at ating mga nanonood, ayun po, pwede niyo po silang puntahan sa anong lugar noon? Sa Lipa. Ano nga yung pinaka, ano niya, ano ba yung Balintawak? Balintawak Highway. Ayun, Balintawak Highway, Lipa, Batangas. Tapat lang po siya ng Computer School. So, yan. Doon sa negosyo nyo. Ayan po, sa pagiging isang OFW, nakapagpaaral siya ng anak, nakapagpundar ng konting lupa, and then nagkaroon ng negosyo. Ayan, nagkaroon siya ng konting negosyo. Ayan. Sa ano naman, sa iyong, ano yung aral ng buhay na maaari mo maipayo sa ating mga kapwa OFW? Ang masasabi ko lang sa mga nag-aabroad ay mag-ipon tayo kasi hindi tayo habang buhay dito sa abroad, may mga kontrata tayo, kaya hindi natin alam din ang bukas, kaya kailangan meron tayong naitabi kahit para sa sarili man lang natin, dahil wag natin lahat, do tayo ay nag-abroad para sa pamilya natin, huwag natin ibuhos para sa pamilya natin. Kasi marami akong mga nakilala ko, nagkaroon ako ng lesson. Pero kailangan natin magpadala, pero kailangan magtabi tayo para sa sarili natin. Kasi marami po sa atin dito, mga nag-abroad, panaipadala natin sa pamilya, di ba? Puro sa pamilya. Then may mga umuuwi na pag-uwi nila, sila naman yung walang-wala na. At yung kuminsan din naman lahat is nagiging successful din sa pag-abroad, di ba? Praise God kasi na napatapos mo yung mga anak mo. But merong marami din ng mga OFW na yung mga anak is pag umuwi sila is may anak na din. Hindi mawawala yun, di ba? No, hindi mawawala yun kasi meron din kaming naging kaibigan na gano'n na pag-uwi niya is yung kanyang anak is akala niya, pinag-aaral niya, nag-aaral nung pala is yung pag-uwi niya is meron na rin anak. So, wala, it's a lesson learned sa ating mga OFW na kailangan is magkaroon din tayo para sa sarili natin. Sa love life mo, yan, bago tayo magtapos. Tanungin natin si Ate Annalyn kung ano naman ang kanyang love life. Ako kasi, bilang single parent, hindi ko na rin naman inasam sa buhay ko na magkaroon pa ng partner.
ang pray ko kay God, Lord, kung bibigyan mo ako, salamat. Kung hindi naman, okay na, contento na ako sa mga anak ko. Pero since na ako yung na-involved sa isang gawain, sa Panginoon, Christian, sa Christian Church, so masasabi kong siguro, answered prayer ako. Kasi wow. Sa, hindi ko naman akalain na magkakaroon pa ako ng bilabid. Magbilabid sa at your age. At, oh. Wala niyo po anong age na siya. Kaya, but age doesn't matter. Age is just a number, sabi ko. Amen. Pero hindi ko po, sabi ko nga na hindi ko na inasam kung wala man o meron, pero yun ay isang regalo ng Diyos para sa akin. So, ibig kong sabihin dun sa business mo na pag-uwi mo ngayon sa Pilipinas, yun yung sa business na itinayo mo, yung beloved mo ang magiging ka-partner mo. Opo, kaya yung kasi nauna nang mag-finish contract yung beloved ko, nauna na siya. So sabi ko, mag-start na siya ng pagkakitaan. At yun nga, mag-2 years na yung aming itinayong pagkakitaan. So business yung negosyo. So praise the Lord naman at kahit pa paano ay sapat na yun para sapat na ang income nun para sa amin na makapag-umpisa kami. Sige nga po, at tanungin po natin kung ano yung negosyo na tinayo nila ng kanyang beloved at pakisubscribe na din po yung kanilang channel soon. Ayan. Sige nga, sabihin mo Ate Annalyn kung ano yung negosyo ng iyong beloved. Dahil po ang aking beloved ay mahilig magluto at Batanggenyo. Batanggenyo, kaya siya po ay yung kanilang ano tag dito yung family recipe nila na black gisado. Wow, ayan po yung Japslin black gisado po ng Lipa, Batangas. Ayan. So, maraming salamat kapatid, ayan, kasi ating isang kapatid na OFW, sana po meron po kayo natutunan sa kanyang kwento ng buhay. Ayan. Isang inang single mother na nag-OFW after 16 years uuwi with success. Dahil bakit po? Dahil kasama niya ang Diyos. Ayan. Marami pong salamat sa panunood. Hopefully po may natutunan kayo sa kwento ng buhay ni Ate Annalyn. Ayan. Last message, Ate Annalyn. Basta yung aking pong naging life verse po is yung Philippians 4:19. Ano yung Philippians for God supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. So naranasan ko po yun sa tagal kong dito sa bansang ito, talagang pre-provide ng Lord lahat ng aking mga pangangailangan. So, mahirap ang trabaho pero yung lakas sa bawat araw ay talagang binibigay niya. Amen. Yung pag-iingat niya sa akin. Amen. Kaya, ayan po. Salamat, and God bless you. Hopefully, dun sa journey mo, in your business, dun sa Pilipinas, alam ko, kasama mo pa rin ang Diyos. Ayan. God bless you po. Salamat po sa panonood, and always remember po, yung ating golden rules, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw ni mong gawin sa iyo. At syempre po, lagi po natin tatandaan that let love always lead the way. God bless you po, and Jesus loves you. Love, love, love. Bakit anong ano ni Ayin? Ayan, after po ng Ayin. Teka muna. Ayan, after po ng aming coffee break, kami ay magdi-dinner sa Crystal Spoon Thai Food. Ayan. Samahan niyo po ulit kami. Siyempre, with Ate Ness. Hi. Ayan, Ate Ness. And Teacher Annalyn. Ayan. Sila po yung mga teacher ko. Yan, samahan niyo po kami sa aming dinner dito sa Thai. Ayan po yung aming mga kakainin. Yan yung parang giniling siya. Dapat yan beef, kaso walang beef. Kaya pork siya. And ibabalot mo siya doon sa ano, sa babalot mo siya doon sa repolyo. Ginagalan. Lettuce dapat yan. At ito po yan, ginisang repolyo. Pero sa lettuce pala yan. Lettuce pala to. Lettuce. Repolyo. Ayan ang repolyo. Ito ang repolyo. Ayan. Thailand recipe. And ayan na ang
Green curry. Ito ang pinakamasarap. Pinakagusto ko to siya dito. Yan, ang green curry. Ayan, madam. Mayroon akong kanin ganyan. Yan, green curry. Masarap siya. Maanghang-anghang. Nakakalakas kumain ng kanin yan. Ang green curry ng Thailand. Nakakalakas kumain ng kanin. Kaya kapurit yung kanin. Tapos yung kanin natin. Ayun. Ayun pa yung kanin. Yan. Pero on diet daw si Ate Nes. Kasi yung kanin niya kapurit. Pero mapapalakas ka kasi ng kain dito. Titingnan ko kung diet talaga sa hindi rin ako nagdo-diet kasi. Ayan, at ito yung tinatawag na shrimp pie. Ito yung pinaka ano nila, pinaka specialty nila, ang shrimp pie. Magsamahan tayo natin. And shrimp pie. Magsamahan mo na natin. Ayan. Ayan. Ayan, ganyan na lang yan. Meron po ba? Meron pa isa. Ayan po yung aming dinner. Ako na. Ayan. Pero kagabi. Pero ngayon, siyempre, pag-prepare natin. Ayan po ang aming dinner. Masarap po yan. Ayan. Ang green car. Ayan po ang aming mga dishes. Ayan. Let's eat. Kain na po tayo. Kain na po tayo. Ayan. Kain na. Sige. Sa Thai resto. Ano tawag yan? Shrimp pie. Ang pala tumadam. At may ang-ang. Oh, no. Ang Thai food maang-ang. Kaya nga. Mga sili-sila eh. Huwag ba dito si madam? Hindi pa naman ako ano. Para ang atin, nati-experience mo lahat. Hindi ako. Pero sasawa ko. Sa okay. Spicy lover, hindi ako. Ako din. Pero kumakain din ako kahit paano. Pagka winter, yun, kumakain ako ng maang-ang. Pero lahat ng ano nila, puro anghang. May sili lahat. May sili lahat. Ang ano lang dito, wala ako nito at wala rin ako nung hika, guys. May nabibili niyan ate, dry. Bibili ako. Naka-ano na siya dun sa Thailand, ano? Thailand store. Yung, ayan, parang yung dayap na dry. Tapos pagka niluto mo, magiging ganyan siya. Magiging ganyan. Mm. Napapapito. Ano talaga? Hindi kinain natin. Alam mo ba? Ang dami ng ahang. Hindi kinain nila. Ang daming plano na ng tagawo ko. Hindi mo sinabi na ito pala yung maahang. Ano ba tayo? Siyempre pag Thai food, kasama yan. Anong plano niyang uto? Pero matapang. Siyempre kasamang pagkain. Puro pagkain. Yung pagpupunta kami sa probinsya namin kasi nga yung beach. Ah, magbe-beach kayo. Kahit doon kinadya. Ayan po si Ate Nes, hindi kinaya ang anghang. Dahan-dahan lang, kunti-kunti lang, Tere. Damihan mo yung kanin. Alam. Kain na naman nito. Hindi po kinaya ang kaya lang lahat may anghang eh. Oh no. Sarap nga. Ayan po, samahan niyo po kami sa aming dinner. Fellowship. Super spicy. Super spicy. Parang maanghang ito. Mapapahigog pa sa anghang. Ito yung maanghang yata. May sili. Ayan, sili siya. Lahat meron. Pati ito na. Ito ate, walang sili. Ito, dito ka kumuha. Ayan. Oh no. No. Angat mo nga yan. Ano na yan? Baka wala. Walang anghang yan, te.
Ito ang sobrang anghang. Ito sobrang ang... Ano, ito, ano yung te? Parang manamis-namis. Isinang maanghang. Inong ka nun, may lemon, mawawala yung anghang. And ayan po ang resulta ng aming dinner. Si Ate Nes mahina sa anghang. Ayan. Sorry. Ayan. Ubusin mo yan. Ang aming taga-ubos. Ayan po. Kasi ang batas sa amin, bawal magtira. Magtira. Ayan. Magtira. Hindi naman. Kaya lang hindi nakalaya ng lola mo ang anghang. Dahil mahina sa anghang. Siya yung walang nakain. Mahina din ako sa anghang. Pero yeah. Bawal magtira. Gusto niyo kumanihan ng IK na ubuhin ako dini. Kakainin ko pa rin yan. Ayan, sige, ubusin mo. Ayan. Salamat po sa pagsama sa amin sa aming dinner fellowship. Thank you po sa panonood. Ayan po, at dito na po magtatapos ang aming vlog. Salamat sa pagsama. God bless po. Please like, share, and subscribe. My YouTube channel at Events TV. I walk the fire.